Binigyan na ng kapangyarihan ng sangguniang panlalawigan ng Nueva Ecija si Governor Oye Umali na kumakatawan sa pamahalang panlalawigan na lumagda sa joint venture agreement kasama ang Alcom Carbon Markets Philippines Incorporated para sa pagtatatag at operasyon ng biochar production plant sa probinsya. Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang hiling ng gobernador sa isinagawang 5th regular session ng sangguniang panlalawigan sa panguna ni Presiding Officer Vice Governor Emmanuel Antonio Umali nitong Martes, January 31. Upon the assessment ng ALCOM, malaki ang potential dito sa atin and in the Philippines na yung about the partnership ng ALCOM, yung ating carbon credits, yung kanyang mga makiklaim, maraming makiklaim. And it's a dagdag revenue yun eh. Aside from the makukuha ng carbon credits, pagsasell din nun, another revenue na naman din sa provincial government of Nueva Ecija. So yun, sana mag-materialize ng tuloy-tuloy. Ayon kay Attorney Rodeo Nunez Jr., Managing Director ng Alcom Carbon Markets Philippines Incorporated, ang Alcom ay binuo para sa mga proyektong patungkol sa kapaligiran. Dito sa Nueva Ecija, ang proyektong gagawin ng Alcom, katuwang ang Kapitolyo, ay ang produksyon ng biochar. Ipinaliwanag ni Nunez ang benepisyong dulot ng biochar. Ang biochar ay isang paraan upang maisalba natin ang ating kalikasan, no, sa pagkasira nito, kasi nga ang pagkabulok ng mga biomass katulad ng mga ipa, mga bao, pag ito'y nabulok, ito'y nag-i-emit ng mga carbon papunta sa langit. Ito yung mga tinatawag na greenhouse gases, no, na nakakasira ng environment, na pinipigilan natin ang pagkabulok sa pamamagitan ng paggawa ng biochar. Kaya ang carbon ay hindi na napupunta sa langit at hindi na nagkakaroon ng greenhouse gas effect. Kaya ang nangyayari, ang proyektong ito ay makakatulong sa pagsalba ng ating kalikasan. Idinagdag pa ni Nunez na magagamit din ang biochar sa pagpapalusog ng lupa. Mabuti ito para ibalik ang sigla ng lupa, ang sustansya nito. At ito ay napatunayan na rin namin sa paggamit ng biochar dito sa Nueva Ecija, na nakapag-taas ng ani ng isang magsasaka sa San Leonardo ng halos sa 20%. Sa pagbaba ng produksyon ng palay, inaasahang malaki ang maitutulong ng biochar upang umangat ang ani ng mga magsasaka. Kung ang biochar ay maipabahagi sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at lalo na sa iba pang mga nagtatanim ng palay sa buong Pilipinas, talagang malaki ang maitutulong nito sa paglago ng industriya ng palay. Aayusin ng Alcom ang makinaryang tinatawag na gasifier o pyrolysis na ginagamit sa Nueva Ecija Palay Drying Facility sa Palayan City upang ito ay panggalingan ng biochar. At gagamitin ng Alcom ang aming kaalaman kung paano isakatuparan ng proyektong ito, kasama na ang pagre-rehistro nito sa mga acceptable international registries. At yun ang magiging basihan para ang pasilidad na ito ay ma-issuehan ng mga carbon credit certificate na maaring ibenta ngayon. At ito ang magiging revenue stream para sa probinsya at para sa Alcom. Lubos ang pasasalamat ng Managing Director ng Alcom Carbon Markets Philippines Incorporated sa pagtitiwalang ibinigay sa kanila ng mga leader sa probinsya. Una ay nagpapasalamat kami sa ating butihing gobernador na si Aurelio Oye Umali sa pagkakataong ito na binigay niya sa Alcom upang magsama, no, ang probinsya at ang Alcom sa isang napakagandang proyektong ito. Unang-una na para maisalba ang ating nasisira ng kalikasan. At ito'y nagagala kami na nakasama rin dito ang buong probinsya ng Nueva Ecija. Sama na ang sangguniang panlalawigan at ang lahat ng mga opisyal ng probinsyang ito upang ang proyektong ito ay maisakatuparan at makamit ang ninanais na mangyari para sa bayan, sa ating probinsya ng Nueva Ecija. Mula sa lungsod ng Palayan, kasama si Shane Paul Bautista, Menchi Machas nag-uulat para sa DWN Teleradyo, ang inyong kakampi.